Hi, today guys, it's actually a very special vlog kasi I will share to you yung personal reading sa akin ni Miss J yesterday. Ngayon ko lang na-shoot itong intro na to kasi it was not really intended for me to do a vlog dun sa pag-reading sa akin ni Miss J kahapon. Wala talaga sa plano pero kasi pinavideohan ko siya sa kaibigan ko and pinaalam ko naman sa kanila, sa admin niya, si Miss Aya. Hello Miss Aya, kung po pwede ko siyang i-upload sa YouTube. And yes, mayag naman sila. So thank you Miss Aya, thank you Miss J. Disclaimer lang guys, hindi ko ma-share lahat nung pagbasa sa akin ni Miss J kasi syempre maraming personal na mga bagay, na mga confidential na hindi ko kayang i-share in public. So, I hope you guys would understand. Without further ado, eto na yung video. Now, darling, I want you to focus, ha? So, ito ay depende sa cards na mabubulot mo. I want you to pick one, please. Thank you. So, this is you. Tingnan natin kung anong aura mo. Cut, tatlo. Kuha ka, darling, na 7 cards of total. Lagay mo dito. Huwag ka magmadali na. So, this is you. Uy. Medyo nag-itib yung aura mo, darling. So, nakakaramdam ako sa iyo ng pagod at kuya at plus. Pagtingin ka ng ibang tao, yun ako. Okay. Basta ito ay stress. Nakaka-feel ka ng bigat. Puro labas ang pera mo. May same-sex relationship ka ba naman? Wala po akong like na yun, Miss J. Hindi ka nag-i-entertain? Hanggang chat lang po. Chat or... chatting, it's a way of entertaining with someone else, no? Mm-hmm. Pero ang ano kasi dito, nakuha mo yung Ace of Flower, okay? Ang Ace of Flower kasi is traveling distance. Merong gumuhit sa'yo paghana, which is opportunity to work and travel abroad. Paras kayo na isa mong kasama, nakuha mo dito ang Ace of Travel. Mas mag-work out to ang relationship mo, darling, sa older than you. Okay? Sa older than you, not younger than you, ha? Saan ka nag-work ngayon? Under po ng company po ng... For how long ka na doon? Ano po, more than 3 years na po. Hindi ka masama. Hindi na po. You feel exhausted. Parang hindi ka nag-grow. Alam mo yung pumapasok ka na lang to survive or pumapasok ka na lang na para wala masabi. Basta yung ano, yung iba kasi yung papasok ka kasi you're aiming to be promoted or let us say, mag-strive ako dahil gusto ko yung ginagawa ko. Ito kasi parang delete na lang. Totoo. Parang gusto mo mag-change of career path. Yan. Basta ang relationship mo, darling, is dapat older than you. Mag-resign ka na lang dyan kasi parang feeling ko na toxic. Sobra po, Miss J. Actually, ginagawa ko naman po siya para sa father ko. Oh, yun nga. To survive na lang pa naman. Kasi, parang gusto ko lang makatulong. Hindi eh. Kailangan mo talaga kasi. Sarili gusto mo yung ginagawa mo.
Kasi pag ganyan pa lang ipapagod ka lang, kuha ka ng 9 cards of total. Travel ka. Two times niya nakuha ang ace of flowers. So, I want you to fix your papers dahil yung nag-open ang travel na yun. Wow. It is a lucky number. Actually, pares kayo ng isa mong friend nung dyan. Ang lagi mong tandaan, 8 is a lucky number yan sa mga Chinese. Makakapag-ipon ka. May change of career path. Kaya pa lang ka. Naku, may babae pa magkakagusto sa'yo. Ano ba yan, Kasi, kasi ito, queen kasi ito, darling. Tapos ito, emotion. So, di, ito, hindi mo pa ito nakilala. So, it's up to you, darling. Pero, this is a good intention naman. Buti ka mo, hindi ka lumabas dito. Kasi kung lumabas ka dito, maray magiging kayo. Pero ito, this is attraction. So, ito, sa career-wise mo, makikita ko naman makakatapos ka. Then you shifting your career lane. 8 is a lucky number. So last cards. Ayoko na po siyang mamit. Basta kung maaalala mo. Oo. Mga nagko-comment yun dun sa video. Ay, oo, parang may nabasang ako. Hindi, matapang po kami ng tao. Kuha ka ng last 8 cards of total. 8 po? Huwag ka daw mag-invest ng cold cash, ha? Like, for example, Bitcoin, mga ganyan. Kasi may mag-ano doon sa'yo, mga... Discount. Ah, yeah, to invest. This is a bad luck card. Ay, kung magka-problema. Makakapag-abroad ka din, eh. Matatapos mo yung pag-aaral. I-focus mo lang kasi minsan nagdadala mong isip ka. Minsan doubtful ka. Nakakaramdam lang ako sa'yo ng pagod at saka kuya. At saka please enjoy. Hindi ko masasabing enjoy na ang ginagawa mo kasi sa career ngayon mo, ano nang talaga, parang survival na lang ang ginagawa mo. Iba kasi yung pumapasok ka na masaya ka eh. So, good luck sa journey mo. Basta kung medyo maguluhan ka, you can visit me again and I can do another reading. Okay? Thank you so much. Thank you. Wala akong nakita ng health problem, darling. Ang malaking problema lang is please avoid investing of cold cash kasi this is a bad luck card. Okay? And ito pa pala. Bibigyan kita ng 2 weeks. Mag-ingat ka sa mga gadget mo or may mga personal belongings kasi mali mawalan ka. 2 weeks lang yun, ha? Kasi ito, this is a bad luck card. And this one is diamond kasi. So, mali mawalan ka or manakawan ka. Okay? Thank you so much. And thank you din po. Mag-ingat kayo, ha? There you go, guys. Ayun. Nakita niyo naman yung personal reading sa akin ni Miss J. May mga hindi magandang angle ng camera kasi nga it was not really intended for us to do a vlog. Sinabi ko lang sa friend ko na i-video mo naman kasi gusto ko lang ma-document and gusto ko lang ulit mapanood yung mga sinabi niya sa akin kasi alam ko may mga times na
malilimutan ko yung mga sinabi niya, yung pinag-usapan namin. Kaya sabi ko, kailangan nakadocument siya. Right now, gusto kong sagutin yung mga commonly asked questions sa akin regarding sa kung paano mag-paschedule, magkano yung bayad, ganyan-ganyan, kung saan si Miss J. First, prior to this reading niya sa akin, itong personal reading niya sa akin, nagkita na kami ni Miss J. Yun yung unang beses yung pinost ko kasi yung video nung friend ko na si Naniban sa TikTok. And tinag ko si Miss J doon, napansin niya. And right away, kaka-upload ko lang ng video, minessage na ako agad ni Miss J. And I don't know, I think it was just destiny. Kahit hindi pa siya nag-a-accept ng mga clients noon kasi nga lockdown pa, mahigpit pa yung ano yung restriction sa health protocol natin because of pandemic, because of COVID. Pinapunta niya pa rin kami kasi nga alam niya na kailangan niyang tulungan yung friend ko. So, ito yung vlog na yon, ayan. Yan yung in-upload ni Miss J sa kanyang vlog entitled Lipat Boto. Tama ba? Ayan. Ayan. So, i-check nyo rin guys sa my description box. Andun yung link. And right now, na ginagawa ko itong video ito, ang alam ko nasa 300,000 views na siya. I hope marami kayo natutunan sa video na yun. Sobrang, kasi kami sobrang dami namin natutunan. Through that video guys, and through that reading sa pag-help ni Miss J sa friend ko, doon kami nakakuha ng idea kung paano kami makakapagparidig ni kay Miss J. Kasi kami mga kasama ng friend ko na tinulungan ni Miss J, dapat magpaparidig din kami that time. Kaya lang, hindi po pwede na i-read kami ni Miss J. Kasi ang intention lang talaga is matulungan yung friend ko. Siya lang talaga yung marireading. So sabi ni Miss J, baka po pwedeng magpa-schedule na lang kayo. Sabi niya, i-message ko yung admin niya, si Miss Aya. So, ito yung Facebook page tsaka YouTube channel ni Miss Aya. Ayan. So, ililink ko na lang din sa description box. Check nyo yung description box ko, guys. Nandun lahat ng mga ililink ko. Nandun lahat ng mga kailangan nyo puntahan na channels or pwede nyo kontakin. Ang right process kasi, guys, magme-message kayo dun sa Facebook page ni Miss J. Ito yun. Ayan. I-check nyo na lang din sa description box yung link. So, magme-message kayo doon, tapos may instruction doon kapag nag-message kayo. You just have to follow the instruction kung paano kayo makakakuha ng schedule. Ang nakalagay doon is yung message yung mga admins. Nandun nakalink yung mga Facebook pages nila. And doon kayo kukuha ng schedule. Sa mga nagsasabi guys na ang tagal na nilang nagpapaschedule, kumukong nag-message, please do understand din naman na Miss J. Costura has millions of subscribers already and hindi naman lahat kaya niyang i-accommodate dahil ito ha, sa pagkakaalam ko lang ha, energy yung kinukonsume niya, yung lakas niya sa pag-read sa mga clients niya. Kaya hindi niya pwedeng i-accommodate lahat ng sabay-sabay ng ganong karami dahil hindi siya ganun kadali. Talagang tiyagaan lang. Magme-message lang talaga kayo ng magme-message para mapansin yung message ninyo. Hanggang sa time will come, lahat naman tayo matutulungan ni Miss J sa mga katanungan natin, sa mga questions natin. And yun, continue to message lang din kay Miss J. Kami, luckily, kasi napansin ni Miss J yung in-upload kong video sa TikTok. But hindi naman din, ako personally, hindi rin naman ako nabigyan ng VIP pass. Kasi nga, naghintay rin ako ng schedule through Miss Aya. Kasi siya yung admin, isa sa mga admin ni Miss J. So, naghintay din ako ng schedule parang 2-3 weeks after nung matulungan ni Miss J yung friend ko. Naghintay din ako ng schedule. Nag-follow up ako kay Miss Aya kung kailan ako pwedeng makapagparin. Ganyan. And hindi lahat nang binabasahan ni Miss J is ina-upload din niya sa YouTube, of course. Kagaya nung sa akin, hindi naman kailangan i-upload sa YouTube kasi it's a personal reading nga. So, it's my prerogative na lang kung gusto kong kuha na yung akin, i-upload ko. And ito nga yung ginagawa ko ngayon to share to you guys. And ano pa ba?
yun, yung kadalasan tanong is kung magkano yung binayaran namin sa reading ni Miss J. Guys, it's 1,000 pesos. I'm telling you, it's a very cheap price. Kasi may mga nakilala, ay may mga kilala, kakilala ako na mga nagpa-reading sa mga hindi kilala, sa ibang mga nag-read na 1,000 pesos or more yung binayaran nila. Pero hindi sila satisfied. Do yung iba satisfied naman. Pero yun, same rate, yung iba mas mahal pa nga. Kaya sa mga nagsasabi na, ah, mahal naman. Guys, hindi. Hello, Miss J. Kustura yan. And sobrang legit niya, guys, I swear. Sa 1,000 pesos mo na reading, sobrang sulit yon to think si Miss J. May na-build na talaga siyang name dito sa YouTube industry and also sa TV. And kung hindi niyo matatanong si Miss J. Kung hindi niyo nalalaman pala, si Miss J. Kustura is lumalabas sa mga TV shows like KMJS, Raffy Tulfo in Action, madami pang iba. Sa mga nagbo-viral na mga psychic or paranormal personalities, for me, si Miss J yung pinaka-legit. May iba rin naman, madami, pero yun, yung iba nakausap ako sa kanila, ganyan. Pero for me, si Miss J, ewan ko, iba yung feeling kapag kakaharap mo siya. Alam mo yung parang ang light-light and ang iba yung parang bigla ka mabibigyan ng hope. Ewan ko, hindi ko explain din talaga, sa totoo lang. Sobrang ang sarap lang sa feeling. And yung mabibigla ka na lang na hindi naman niya alam yung gantong bagay. Makikita niya sa cards, tapos mabivision niya, mabivisualize niya. So, yun, sobrang nakaka... To be honest, nakakakilabot, pero yun, ang saya ng experience. I hope nasagot ko yung mga questions nyo, guys. Ano pa ba? Nga pala, iba-iba yung ano, iba-iba yung araw ng reading ni Miss J. Ni-reorganize niya, ang alam ko. Kumbaga, on this day, personal reading lang. On this day, mga elements and spirit, mga ganun. On the other day naman, yung mga crimes, ganun. Kasi, syempre, para maiwasan yung pagkakarumble-rumble, ganun. So, kami, ako, personally, doon ako nalagay, syempre, sa personal reading kasi gusto ko lang mabasahan ni Miss J. Ayun. And kung may questions pa kayo, guys, please do comment your questions below and I'll try to answer those. But, disclaimer, of course, hindi ko pwedeng sagutin yung ibang, alam kong, confidential. Ito pa pala, kung saan daw nakabase si Miss J. Guys, hindi ko siya pwedeng i-disclose ng eksakto kasi syempre may confidentiality tayong kailangang alagaan na para kay Miss J. Yes, Miss J. Kusura is from Quezon City pero hanggang doon na lang pwede kong sabihin para na rin sa safety ni Miss J yun. Wala akong pwedeng magsabihin ng iba though hindi naman sinabi ni Miss J pero common sense na lang yun, diba? So yun, hanggang doon na lang yung pwede kong sabihin. Quezon City po siya nakatira. Hindi rin naman po kayo po pwede mag-walk-in. Again, kailangan po kayo makakuha ng confirmed schedule sa mga admins niya bago po kayo makapagpa-reading sa kanya. And kailangan siguro, from alam ko kasi from 1 PM nagsa-start mag-reading si Miss J. Pero maaga pa lang may mga nandun na. So, kahit naka-schedule kayo on that day, it's still a first come first serve basis. Kung kunyari ako naka-schedule ako on that day, pero nahuli ako nang dating, syempre doon ako sa last number yung makukuha ko kung mauna ako. Syempre una ako, parang ganoon. Parang walang bias. Ganoon. Kung anong oras ka dumating, ganun, yun yung slot din na makukuha mo on that day. Yun naman yun. Yun naman ang maganda doon kasi na sinisikap talaga ng team ni Miss J na mabasahan lahat. And mind you guys, yung itong pag-read niya sa akin, nasa last ako yung pinakahuli. Pero super satisfied pa rin ako sa reading sa akin ni Miss J. If you still have questions, you can comment those below and I will try to answer those yung kaya ko lang. Thank you guys, please like, share, and subscribe to this channel. Thank you, guys. Bye-bye.